Inatasan ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga tindahan na limitahan ang pagbebenta ng paracetamol at iba pang anti-flu medicine. Ang mga eksperto naman may babala sa publiko laban sa paggamit ng mga nagkalat na hindi rehistradong COVID-19 home test kits. Si Clazel Pardilla sa Detalya Rise and Shine, Clazel. Nagpositibo sa COVID-19 RT-PCR test si Robert, pero duda siya dahil wala naman nararamdaman na sintomas. Kaya si Robert bumili ng COVID-19 home test kit online at siya na mismo ang nag-test sa kanyang sarili. Mura lang siya, bibili mo siya ng 250 to 500 pesos lang. Like yung pupunta ka doon sa mga diagnostic center, minsan, 24 hours bago malaman yung result. Tapos, ang haba pa ng pila. Nasa 3,000 pesos yung swab. Tapos, pag ipapa-home service mo naman, nasa 6,000 to 7,000 naman. So, yun nga, mataas yung presyo. Negative ang resulta ni Robert sa biniling test kit. Pero dahil wala pa naman talagang aprobadong COVID-19 home test kit at hindi rin siya lisensyadong swabber, tumanggi ang BERT na tanggapin ang kanyang test result. Madali nang makahanap ng self-administered COVID-19 test kits, lalo na sa mga social media group. Pababaan ang presyo ang bentahan, kahit pang lingwahe sa karton ng test kit, hindi maintindihan. Babala ng infectious disease expert, posibleng magdulot yan ng false negative na resulta. Ano yung danger? Pwede tayong magkaroon ng false sense of security. Akala natibo tayo, yun pala tayo nagkakalat na ng virus. Sa ngayon, dalawang brand pa lamang ng COVID-19 home test kit ang pinag-aaralan ng Food and Drug Administration na gamitin sa Pilipinas. Dahil self-administer po ito, individually packaged po ito. Once matapos po ang RATM, pwede na itong magbigyan ng FDA ng special certification. Pero habang hindi pa ito rehistrado, sabi ng Department of Trade and Industry o DTI, illegal ang pagbibenta ng self-administered COVID test kit. Kailangan merong certificate of product registration itong mga produkto na binibenta. Otherwise, they will have to face penalties under the law, either fine or imprisonment. Samantala, inutusan na ng DTI ang mga tindahan na limitahan ang pagbebenta ng paracetamol at iba pang gamot laban sa trangkaso at ubo. 60 tableta lamang ng paracetamol ang pwedeng bilhin ng isang pamilya, 10 kung ito ay paracetamol suspension, 10 rin sa carbocysteine. Ayon sa DTI, layo nitong pigilan ang artificial na shortage ng mga naturang gamot at iwasan ang posibleng pagtaas ng presyo nito. Matatandang nagkaubusan ng paracetamol at ilan pang gamot sa drugstore kasunod ng pagtaas ng kaso ng COVID-19. Clazel Pardilla para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.